matatag how to highlight sa mga di sir, no, about ceiling. Okay, what is ceiling? Sabi ko yun, no, nag-discuss si Sir Wayne, no? Nga doon ay pangalan, at doon ay territorial and authority. Gano'n ang ceiling, gano'n ang pagpamate, no? Pagkahiwoon man, o kasa makaplagan ang ceilingyo. Okay, so nag-discuss siya, tama niya. Ato i-drawing sa iyang draw figure. Ang sining sa itong gobyerno, o ibang tanawon, murang anak siya, di ba? Okay. Kung saan nakabutan na? Okay, at doon na siya, marka na? Republic. O the Philippines. Di ba? Nga na nakabutan? Okay. So, murag na-divide siya o tulo. Unsa man ang pangalan ng Republic of the Philippines, meaning usa ka territory sa usa ka mamalaod. Yan ang hatag o balaod. So, Republic of the Philippines, kinsa man ang nagapamuno sa Republic? Okay, Digong. Ato lang yung shortcut, kung abitaw siya. Dilita Rodrigo Doro, 130. Ang kasilingan ng isa, no? Ako na lang yung doon niya, Digong. Okay. Kung sa malang? Kapungon ni Digong. Okay, Pangulo. Diba? Na ang tulong kayo niya sa SIL? Kung saan niya SIL? Silios Pilipinas. Na ang pangalan sa tagapamuno? Na ang balaod sa tagapamuno? Na ang teritoryo sa naga? Pamuno, nakuha ninyo? Ganong may silyo ang Pilipinas? O ganong nga mauna ang silyo, Republic of the Philippines? Di pangunuha ni Rodrigo Duterte. Unsa iyang katungod, pangulo, pangalan, Rodrigo Duterte. Okay, name, pangalan, ha? I-highlight ka na ako, magiging ko ni sir. Tugangan na ako, gamay, tama naman ang iyang isulti. So, wala yung pangalan. This is the authority. Naman siya yung isulat. Oh, na, authority oh. Territory, this is Philippines, Republic of the Philippines. Name, na, Rodrigo Duterte. Nga nung niya ano ni Cecilio? Because we have... Kung ano na yung authority, ano na yung sangan? Balaod. Okay. Kung ano na yung balaod, wala yung authority. Kung ano na yung balaod, kung sangan, kung saan ang mga pulis. No, di ba? Ano? Doon na may polis. Ah, doon ay balaod, may patuman. Okay? Tama ba? Okay. So, doon na siya ay balaod. Muna siya. Meaning, kini nga si Leo namog na tungod sa balaod. Doon na ay kasuguan. Sa maong pagkaagi, ang Diyos maugya po sa gobyerno si Yuta. But, the government now of this world is limited. Filipinas only in the jurisdiction of the Philippines, the authority of Rodrigo Roa Duterte. Apan, tanawan niyo yung Ginoo. Okay. Muna siya lang yung sa Ginoo. No? Ang iyang territory is dili Republic of the Philippines. But, heaven and earth. Okay. Dito na ako ibutan ang heaven. Dito ang earth. Muna siya yung ginawa. Ang iyong pangalan, o tanawag din ninyo. Hinom namin ninyo. Naks! Naimang isigil, tungkol sa balaod. Okay. Ang pangalan na dili is the Lord thy God.
thy God, an English, an old English, thy your, no? Ang Ginoo ng imong Dios, okay? Ang iyang territory ni Pinandar, o di ba? Okay, nga nung ato naman siya ay magbubuhat, nga doon na siya ay territory, tungkol ka doon na siya ay authority. So, kung ang Pilipinas, doon na sa isilyo, doon na sa palaod. Sa mong pagkagi ang Diyos, doon na sa isilyo, doon na po sa palaod. Asa ni makita? Asa ni makita ang pinakasilyo sa palaod? Asa ka itong palaod? Sa Dubainte. Yes! Asa na pinakasilyo to? Ay, sa Kusisete. Wow! 10, no? Exodus 20, ulo asa si Siti. Asa kaya kas si Siti kanina Kristo? Exodus. Salamat! Inyong yung naipaluan! Exodus 20, verse? 11. 11? Okay, pakibasa to. Kita na ko na ito ang silyo. Ano na silyo na siya? Exodus 20, verse 11. Pakibasa, kaya saya ulang yung basa niya. Di saya or English? Hala, kay sa unong kaadlaw, gibuhat ni Hiuba. Sa unong teksto, alam mo, only in the text, kay sa unong kaadlaw, gibuhat ni Hiuba. Ang unsa, ang langit o yuta. Busa, iyakinin, gipahulay yan, gibalaan o gipananaginan. Oh? Asa man ni, nakasulat ang pulong nga og gibuhat niyo pasunod sa unong kaadlaw ang langit og yuta. Asa ni? Asa na itong ibasa? Asa? Ang saan ang tawag ano ang Exodus 20 versikulo 11? Silyo. Asa na ang silyo nga ka? Sukad. Dito. Sa balaod. O? Oh? Diba? Pag-ibig sa balaod sa Ten Commandments. Muna yung tawag sa silyo. Now, ako niyong papaon, inyong naman sa atin ang silyo. Nga ang silyo, namog na tungod sa balaod. Kaya kung wala'y balaod, wala'y silyo. O kung wala'y silyo, wala'y balaod. Kaya kinsa may mamuno. Kinsa kung may mo balaod, wala'y mamunoan. O kinsa kung may mo balaod, wala'y si teritori. O kaya kas pinakagamay na pamunoan. Sa pamilya nga ay balaod, wala. Kinsa kaya mo balaod. Papa, Mama. O, di ba? So, ang teritory ni Papa huna ng balay. At doon ay balaon sa balay. O, di ba? So, ayun na siya. Papaon ako, ha? Pwede na? Okay. So, nasaktan na niya pag-ayo. Nga naman, na doon ay silyo, tumod ka, doon ay balaon. So, atong itanaw na ang silyo na sa Diyos, nagod siya ang balaon. O, ang silyo, nag-compos o tulong elemento sa malaki sulat ni Sir Wayne. Adunay pangalan, adunay teritoryo, o adunay otoridad. Okay. Now, asa ang pagsiliyo? May hinabasa? Revelation? Civil? 14. So? Ente, sige, pasahan daw na ito gamay. Bisaya or English, ako ipakita ang isang word na angay din yung bante yan. Okay. Kunya, nakita ko ang laking usa ka manulunga na migaya gikan sa silangan sa Diyos. Kung nagdala sa timuli sa buhay ng Diyos, kung sa mabusog na tingong piyang isigitan ng upat ka manulunga na pinatalgan sa gaog pagkaog sa pagkanan at pagdago sa yuta o sa dagat. Tres, nga nag-ingon kanila, ayaw sa inyong pagtagmal o pagtagmali ang yuta o dagat o makahuyan hangtod ang makaulipot sa atong Diyos ang mga kasimrihan diya sa ilang mga akta. Okay, salamat.
Unsa na version? King James or Shilin? Okay, sa English na sir, maong din na ito ang punto ito. Madulunda ang gisgatan. Okay. Madulunda ang sir. Sige sa English daw. Okay, so what the religion is it free from this? Sige sir. Having the seed of the living God. And he cried with a loud voice, the poor angels called it was living to heart the earth and the sea. The sea, heart not the earth, neither the sea nor the fish, till we have sealed the servants of the man. Okay, salamat. So, ato na po tayo. Gusto na ko, ma-print yung sa inyo muna una. Unsa niya pagkasulat? Bisaya. Unsa niya pagkasulat? Bisaya. Manulunda. Di kayo na ito ma-identify. Kaya manulunda ko na yung ganyan. Sa unsa ang original na pinulungan ni Kuna ang New Testament? Yes, Griko? Thank you, sir. Ang Old Testament, asa ang pinulungan ni Kuna? Okay, po, salamat. Mga dentista din mo. Okay. The word angel from the Greek word. Saan pagkabasa? Angelos. Greek word of angel or angel. Angelos. What is the meaning of angelos? Angel. What is the meaning of angel? Salamat kayo. Okay, so kaya na kung yun yung bagay. Okay na lang siya, angel. Angelos. Okay. So kayo na? No? The word angelos meaning masaman. Ikaw ni ang disputan. Balikan ako, no? Revelation 7. Okay, bisa dili kayo sa makahuman siguro ron. Importante ano na inyong makuha. Okay lang? Siguro na iba. Inyo na siguro na encounter siguro ng lecture, no? Nakatungog na mga ni lecture. Nakasagot na mo kang hilo sa una pa. Na ano no? Nakasagot na mo kang hilo sa una pa. Karun pa yun. Tinood mo? Karun pa yung nakadungo mo board ang hilo? Angelos. Sa ato pa ang angelos in English. Ano ang hilos? Read ko. Okay, ako balik ang lecture. Tapos din nakita ko, ano, sumunod ko, ano. Tapos din nakita ko, upat ka manulunda, anghel. Nga na nagtindog niya sa upat katungoy sa yuta, o na nagpugong sa upat kahangin. So nasaktan na ito, hangin eh, so saman, strike, destruction. Okay, ang versikulo 2, walang ibutan na ko din na Revelation 23, nga diyan sailing. Unya, nakita ko ang laing usaka manununda ang hil. Nga, ni Kayab. Gikan sa silangan sa adlaw. O gagala sa timbre sa buhi na Diyos. O sa makusog na tingog. Iyang gisingitan ang upat ka manununda na hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat. Nga nagingon kanila, ayaw unan niya pagdagmali ang yuta o dagat o ang kahuyan, hangtod ang ulipon sa atong buhay sa Diyos, hangtod ang mga ulipon sa atong Diyos, amo ng katimrihan niya sa ikang mga agda. So mga igsoon, ang angel na kaya pikan sa silangan sa adlaw na nagsimil sa upat ka angel na nagpupong sa upat ka kanto sa nota meaning the entire globe four corner sinisimba ka sila ng corner? Ha? Upat, salamat Iksol o niya sa upat ka corner o sa itawag? Tibuok? Simbahan, diba? So ang upat ka corner sa tibuok kalibutan ipasabot tibuok kalibutan. Giban kayan sa upat ka mga angel according to Revelation 7, 2 and 3. Now, unsay mensahe, dili sa paglagdagon. Hangtod na katimrihan na ang ulipon sa buhi ka Diyos, diya silang mga altang.
nagisgan kita kanilas. Anghel ang magtimre. Karoon ka anghel. Yan ang nakasalita ko sa itong anghel. Messenger. Kabuli. Kung sa'yo buhato ninyo, araw ngayon mo kami malibre. Ha? Tama. Masige. Pagsabot sa maling balita o pagpasabot. That is sealing. Tama ito yung nisim na dinin lang kay Marika lang. Naas din na iyan. Kung sa'yo trabaho sa mga mensahero sa Diyos, sama itong mga amazing facts. Nagawa sa sila, sir? Nagpapanood nyo. Sealing. Sino niyo? Sealing means teaching. Okay, kung hanap kayo? Sealing, teaching, that is synonym. God, power, that is synonym. Sealing, teaching. Kuha na nga ito? Sabi na nga ito, unsa ang pagsilyo? Unsa ang pagsilyo niya? Teka mo wala ang mga manulunda. Yes, salamat. Unsa rin yung itadlo? Pulong sa ginoon at isto. Unsa nga asa ka mo? Unsa inaas ka maturutan? Unsa'y nasa maturag? Commandments. Kaya ang sili yung nasa commandments, di ko hagin nato, di ba? Privilege ay Exodus 20 verse 11. Nasa sobo ang sili yung. That's why ang inyong ginasili yung ang kamaturan. Okay, masako na ito. Nga nung gisili yung ang kamaturan, nga nung ginasili naaman din sa itong kinabuhi, naaman din sa itong kinaiya. Kaya ang kamatura, katong yasilyo, naas ka subuan. Dispecific na ako ni Mayo. Ipisa-pisa din ako. Mura bitaw. Usang gabi yung biskit. Ako ni Mayo. Kaya daghan mo ta. Gagmay-gagmay yun ako niya. Araw na abdan ta. No? Gamay kayong biskit. Araw na abdan ta. Ako ni gagmay yun. Ipisa-pisa na ako ni. So, basahan na ito sa Hebrew sa versikula 10. Araw na sabta na ito. Unsaon pagsiling. No? Hebrews 8 verse 10. Okay, sige, pakibasa. For this is covenant that I will make to the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put thy laws into their mind, and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Salamat. Sa pulong palanggaan kung ako, may mong ilang Diyos. Kung sila, may mong akong katapuhan. Silyado na ka, di ba? Salamat kay John. Muna siya ng highlight. Ang siling na ang pasukuhan sa imo, kasing-kasing. Asa ang kasukuhan sa mga gisilyuhan? Asa ang kasukuhan sa Diyos? Sa kasing-kasing. Now, karun, dili, kahit ito alam sa papang na bato, na two tables of stones. Kaya upa dito sa two tables of stones, ang kasukuan, two tables of stones ang kasukuan, dili na ito may mong kinaiya. Apan na naman ang distributang ginia ang kasukuan sa itong kasing-kasing. Aron may muni mo? Character. So, tama si Sir Wing, na ang silyo is your character. Kaya ang silyo naas kasukuan. Asa kikuta ang kasukuan? Naasa kasing-kasing. That's why ang mga tao sa Diyos na gisilyuhan, naasa kasing-kasing ang kasukuan sa Diyos. Unsa man ang kasukuan sa Diyos, naas kasing-kasing. Balik ka na to. Ibalik-balik lang ako ni Aaron na may instruction. Asa ang kasukuan sa Diyos? Nasa to kasing-kasing. No? Di ba? So, kaya niya kasukuan na so kasing-kasing. Mawamato? Character, kinabuhi, kinaiya, ang atong mensahe. Sa tanyo nga yung man nagitawag siya, o ang manlunda na pamatik. O sa pagpatik? Pagpanudlo.
Kuhan na pagsuwag? Kuhan na ito ang pagpamatik? Tungon sa inyong buhat sa pagpanudyo, that is sailing. Sa dili pala gano'n ang kalibutan, kung luhan una ang kanan mga tao. Matibay di ba ito, versikulo 14? Sige daw. Okay, pagbasa. Salamat, Ikson. Kana ko pagwali na to, kana ko witnessing na to, ginay mo, that is the work of angel. What? This is the work of angel for sealing. Ginagawa nila itong mga balita sa tanang yung mga tao, may pili. Tanang yung mga denomination, may pili. Aron na tumo sila. 1.3.16. Kung sa may lakot sa 1.3.16 niya, ginawa. Sige, pinakasa, pinakakumon o pinakanindot na itong memory verse. Salamat, Ikson. Matibay ko ito, Proxy. Pawali yun. Tanang tao, witness. That is the work of angel. Sailing, nag-witness, nagtudlo. Kung sa itudlo, ang ngayong balita, matibay ko ito, Proxy. Kung sa ngayong balita, bingo ko ngayon sa isang tanang na tao. Iyang ipakamatian, araw niya ang muto, oh. Maluwas. Isulti sa tingkong kalibutan sa pagpamatol sa nangatangan mga botang katapusan. Ang tanan ng sultihan, ang mutoo kanyang liwas. Muna ang nasilinuhan ang mutoo. Wa? Muna siya kinabuhat na ito. Muna sige tayo panudlo. Sige tayo wali, dagang kayo tayo grupo mga missionaries, that is Angelos. Mga tagang tipulo, Angelos mong tanan ito. Dugan na niya sa teno. Nakamu mga Angelos. Sa teno, dugan na. Karumpa. Karumpa? Salamat mga Ikson, nasaktan kayo ninyo. Kamu di ay ang anghel. So ayaw niyo pag-uyaluya, kaya kamu ang maga? Pag-sirilyo? Pinagi sa inyong pagtulyo. Ano man, naan naman sa inyong kinabuhi o oh, kasing-kasing ang kasubuan. Mo naman ang inyong kinabuhian o inyong kinaiyan. That is the commandments, that is the truth. Your life is the truth. Unang Korinto, no, please? Kamu ang sulat sa katawan, yung mabasa ngayon. Kamu ang akong sulat sa katawan, hindi ka kumusulat ni Monsia o. Tinta sa mapilapan kamu, mabasa sa mga tao. So, ang tagal mo to, o, kaya itong bitudlan, masiliran. Kung just exercise, tungod kay, daghan pa ang tao sa Diyos, ng mga sincere. Diyas kitikustan, daghan sincere niya. Kaya sa born again, daghan mga sinisir niya. Kaya sa katulit, daghan sinisir niya. Kaya sa mga Muhammadans, Muslims, daghan sinisir niya. Kaya sa mga Hindus, daghan sinisir niya. Kaya sa mga Buddhist, daghan sinisir niya. Tanahan niya mga denomination, adunay mga sinisir. Adunay mga matinong adun. Adunay mga Diyos mo, yung labaw pa mga ayon sa Adventista. Amen! Pero lamang wala pa makalungog sa mga balita. Kung ano si Jesus. So we have two folds. Ang katawan sa Diyos, adunay duha ka mga pundok. Inyo na si Karol Yusak Tano. Sige daw. On sa mga duha ka pundok sa Diyos? The organized church on that? Okay, just got another line. First. So first, on Sunday, organize church or visible church.
¿Quiénes saben que si concerts or organize? ¿Cómo dile? ¿Está na? ¿Cómo se llama? The principal church of Christ, according to John 10 verse 16, natatan pa ko ba karnero na wala kini turel, kita karoon na nakita, this is the visible organized church can organize naman ta. Since 1863, our name Seventh-day Adventist organized or nahimong Adventist sa 1863, this is the organized church. The other group, naan naman yung una, unsa man ang other group? Katong gisgutan itong sincer. Kini nga mga sincer, nakita na nun. Kung saan ito mula makita? Ako naman yung gisgutan. Ang dili makita, no, the invisible church. Kini sa nga the invisible church? Pwede ang mga adin sa fold, yung wala pa sa abi, pagbasa daw sa Hawaiian disease, sa ano nakuha na ito pag ayaw po ito? Okay, daghan pa sa sakop ng mga kandino na wala pa din sa organized church, sa visible church, sa makita ang simbahan. Daghan pa siya. Kinsa man sila mga invisible? Mga sincere ni sila. Lamang wala pa yun sila makatumog sa pulong sa batoran. Lamang dito pa sila sa laing iglesia ang natuduan o mali. Muna'y gusto sa Ginoong kaunsangan. Trabaho ko ni mo ang hil. Wala? Kinahangan siluhan mo ang hil. Tamo ba na ang hil? Kinahangan dito silang tuduan. Okay? The invisible church. Katong mga matinudan sa kasing-kasing. Dili ni tugutan ni Jesus Christ na malagyan ng mga tao. Ginaglan, maluwas ni sila kay mga sincere ni sila. Di pa kamatkan ni sila Jesus Christ. Dili basta-basta mabili. Kaugaling mo niya na dugo. Kung ang pagpakamatay, dili itiaw-tiaw. This is a serious decision. Pagpakamatay. Dili tumutan sa Ginoo ba lang sila. So this is the sealing time. Naalis the invisible chance. Muna makita niyo lang mga tao, hispituhan sila sa Malipinohan. Kung matinodado din sila, okay, hispiti siya. Apan sa tumang ng pagkamapilubon, o giyahin siya natin sa kamatuhanan. Mga isang dili pagpahangkos ko galingan tungod kay wag mo'y taal na niya rin sila mo. Wag mo'y tao, wag kang lalisipan. Kaya sa debate, hindi ko makidibate kaysa debate makapasakit sa mong sika tao. Nakili ako di matinong matinod anong kaya ni Spulong. Lamang sa iya, wakwan o interpret ka doon ay hataga niya o muli interpretasyon. So, pasagin na siya ka doon ay right time na siya mahimong siya. Panagod na ako sa unang agrati kapagahin. Di ko minang Biblia. Salamat na lang sa mga saksi. Nag-una, ginasak ako Biblia. Kaya may bustalihan ko nila, wala pang Adventist. Kaya bisan ko lang ako kung ano gusto ko ay bustali, sundun niyo kong saksi. Sige pa yung bustali, bisan ka lang ako. Nindol kayo, ang pag-inapta ng mga Adventista, nindisayin naging ko mag-Bible study, kahit ibutan ko sa lugdong, niya, isultihan ko sa tingong ikan sa lugdong, na magsimba matagal daw sa balong. Katulad yun. Pero nag-unag yung saksi, sige Bible study na ako. So mo itong pag-Bible study na ako, ipatikan ko aling anghel. Minsan yung anghel, nagpatik na ako, o sa kalima, nagingil lang si Manuel Monreal. So, moto siya akong angelos. So, din isang tipulo, matapusan ninyo, kung sa may atong pangalan, you are angel, no? You are angelos. Ikaw ang angelos na bupatik sa imo. The first is relatives. Naunsao na ito kapag kamahimong angelos. Di kinang na ito ang kusog kahong tungod sa usanan. Anong nga ba? Prepare ako kung wali yung araw niya ba? Revive ta. Buhat, uno, versikulo 8. Tanawan niyo, unsaon pag-prepare. Nga may mo kamong tinuod niya ang ilos. Acts 1, verse 8. Okay, pakibasa. Apan ka
Okay, so sa inyo ang preparation ng Panginoon, unsa ang revival ninyo ng Panginoon, unsa ang changes ng Panginoon before mo may mga hilas? Ha? Gawa itong sa natong Panang Espiritu. Muna itong ipinangilan. Muna ikulang na itong ano mula patamahin mo epektibo ng hilas. We are lacking power of the Holy Spirit. Abang mga punta na mo sa Panang Espiritu mga Izoan, bisa na sa pangwad ko. Bisa sa usang pintang. Di na gil ka maulaw. Di ka mahadlo. Di ka managana magsulit sa pulong sa Diyos. Once yung tao mapunan sa Espiritu Santo, this is the preparation to be angelos. Apan, di kinangalan na magadama ko na kamo sa dahon sa balang Espiritu. Araw ka mo ma, himo akong saksi, gikan sa Judea, no? Gikan sa Jerusalem, ngadto sa Judea, ngadto sa Samaria, o ngadto sa kinatundian sa Yuta. What is Jerusalem? Yes, family. The family of God. Daghantang mga kaubay na naiksun pagtoo, mga backslider sila sa Lord Jesus. That is the parable of the lost coin. Kuha ninyo? Job 15? Daghan ng mga nagasimpa nga sa man, the lost coin. Hindi na lang iuwi na sa sila aron ba? Kuha nilang tinutupabantan ng panulisir nila. Ikaduha, Judeans,